Maayong aga. At dahil Friday ngayon, ay naisipan kong magluto ng isang simple, tipid, pero masarap na ulam. Ito ay ginisang munggo with chicharon baboy. Una ay hugasan lamang natin ng maigi ang munggo. Pagkatapos natin itong hugasan, ay ilagay naman natin ito sa isang kaserola na may sapat na tubig. Pakukuluan natin ito ng ilang minuto o hanggang sa ito ay lumambot. At habang inaantay natin itong lumambot, ay isusunod naman natin na ihanda ay ang iba pang mga sangkap. Mayroon ako nabili ritong 4 na balot na chicharon baboy. Instead na karne ng baboy ang aking isasahog sa munggo, ito ay sasahugan ko na lang ng chicharon baboy. At dahil malalaki ang pagkakahiwa ng mga chicharon, ito ay aking pang hihiwain ng naaayos sa gusto kong laki. At pagkatapos kong hiwain ang chicharon baboy ng maliliit, sinunod kong hiniwa ay ang sibuyas. Sumunod ay bawang. Hiniwa ko lang ito ng maliliit. At sumunod ay ang kamatis. Hiwain ko lang din ito ng maninipis kasi igigisa po natin ito. Then, sumunod naman ay tiniwa ko rin sa maiiksi ang okra. Nakadepende sa inyo kung gaano kahaba ang paghiwa ninyo ng okra. Ayan guys, naihanda ko na lahat ng mga sangkap. At naghimay na rin pala ako dyan ng dahon ng ampalaya of cam. At dahil malambot na rin ang munggo, patayin natin ang apoy at isit aside muna natin. Din sa isang kawali, mag-init lamang tayo ng mantika at igisa natin ang mga sibuyas, bawang at kamatis. Igisa lang natin ito hanggang sa lumabas ang kanyang aroma. At kapag luto na yung kamatis, maaari tayong mag-isa ng kaunti lamang na munggo. Igisa lang natin ito ng maayos. At pag nag-isa na natin yung munggo, ay isama na natin lahat ito. Ibuhos na natin ang iba pang natitirang munggo sa kaserola. Haluin at timplahan natin ito ng mga pampalasa. Lagyan natin ng pork cubes or chicken cubes, nor seasoning, salt and pepper. Haluin at isunod natin ilagay ang okra.
Haluin ulit, takpan, at pakuluan ng ilang minuto o hanggang sa maluto lamang ang okra. Pagkalipas ng ilang minuto, luto ng okra, haluin natin ito at saka natin ilagay ang chicharon baboy. Haluin lang din ng saglit at pakuluan ng ilang segundo. Pagkalipas na ilang segundo, ay maaari na nating ihalo ang dahon ng ampalaya. Pagkalagay ng dahon ng ampalaya, hindi na natin ito kailangan pang pakuluan ng matagal dahil mabilis lamang itong iluto. At pagkatapos yan, ay pwede na natin itong ihain. Kung bago ka pa lang sa aking channel at ito ay iyong napanood, paki-like at paki-share na lang ng aking video at mag-subscribe na rin para sa iba ko pang video na i-upload sa araw-araw. Thank you and happy cooking!